sa'yong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating radio show. Kasama po natin ang ating kaibigan, Sir Denton Paulon Kelly, para itaguyod ang peace and order para sa magandang pamumuhay. Sir, dami nakikinig po. Ronnie, Quirino, Basilio, mga bago pong ating mga listeners, RK Fianza, Commander Bawang, Rayen Cortez Reyes, Roland Trabang, ang magaling na writer ng UP Baguio. Hello, sir. Mga sirs, good morning. Ayan, Roger Agigid, Marife Basilio Ope Ligpa, Leonardo Guzman Vinoya Jr., ang ating magaling na barangay captain, Nick Nebrida Nyalya. Yan. Kapitan ba ito? Not in there, no? And Kira Sapain. Full-blooded Igorot po, nakikinig po ngayon, sir. Yan, isa pong grupo po ito, sir. Ang full-blooded Igorot. Full-blooded, oh. Yan, Amig Liam. Sir, pakibati po ang lahat ng mga Ibaloy friends po natin dyan, sir. Si Karen Gakait, dyan na... Wala dya binggit, or especially here in La Trinidad, wala kito dya station ni 97.5. Kata salamat wala sa Mr. G, nga inakman siya ito ni pagkakataon dya, wala dya eh. Sa may amantak pa eh, sili eh, bakdang ko. So si kayo namin, nagkakait, agi, insan, good morning. Ayan. Good morning kasi yung kan eh, yung kan namin. Ayun pala, sir. Sa salita namin, good morning din. Ah, ang galing, ano? Sir, ating mga kaibigan, mga kanay po, pakibati rin po sila, sir. Ang aking mga, actually, sa kangkanay, ang misis ko kangkanay, pero meron din akong dugong kangkanay. Na kayo ay gagait, ay, ano ka, babayaw ko, ay, sa, din, relatives ko, ay, lalalo sa, din, Dangul Clan, din, na ay Sudin Clan din na Sudin Manok Clan yan na good morning kada kayo ay mayatay agsapayo da kayo ay kapangan lalo din na partido saan bakit ko wada takos is nan cool 97.5 ay programa ay I love you Baguio ay salamat na inimbita tako tao iman din na tano may palpalog tako di angay tako sin na ipugaw ay gait tako.
Ayan, ang galing po sir, no? We are so proud sa ating mga kaibigan dito sa Cordillera. Mabuhay po kayong lahat. Kasama po natin si Sir Denton Paulon Kelly. Eto naman, sir, eto to be flash on screen. Ayan, galing po sa inyo Facebook. Ayan, sir, ano pong nangyari po rito, sir? Actually, binibriefing niya ako bakit maitutulong ko. Actually, tapos na yung tropa namin na nabriefing ni Colonel Dosil. Hmm. At actually, kinakuha niya lang kung saang banda yung aming mga, saan yung covert, saka overt. Yung covert kasi, yan yung nakatago na security. Ah, yes, sir. Yung overt, yan yung nakikita mo, naka-uniforme. Ayan. Galing. So, may kinalaman security po, sir. Security measures po ng panagbenga. Salamat po, Sir Dosil. Yan po yung group commander na. Ah, group commander. Mabuhay po kayo. Salamat po sa security para po sa panagbenga. Sir, eto na po, sir. Yan. Assisting and sharing, preparing our youth on defense of our motherland. Yan. I love ROTC. Yan po yung nasa Facebook natin yan. Actually, yan yung purpose ko nung kahapon. Yes, sir. Kasi pupunta ko doon para magturo doon sa map reading sa mga ating mga ROTC students. Ah, yes, sir. Yun lang ha. Napansin ko nga yung 20th Benguet State University Cooperative Annual Meeting. Napadaan din tayo muna doon bago tayo napunta dyan. Actually, yung mga bata dyan sa picture na yan, they are preparing for yung tinatawag nating RAATI. Yung regional annual tactical inspection. So may nagpo-perform diyan ng medical yung first aid, mayroong nagpo-perform ng squad tactics and platoon drills, at yung iba naman is yung tinatawag nating battalion drills. Mm-hmm. At kung ano titingnan natin, kung ano yung ma-share natin, at yun nga, ako yung unang kumandan po na ipinatayo na eskwilahan ng candidate soldiers dito sa Tarlac. At nung panahon na yun, tinanggal po yung ROTC. Ah, yes, sir. So, halos yung recruit namin hindi marunong magmarcha. Oh. So, it took me napakahirap pong turuan. Yes, sir. Hindi po katulad nung nakita nyo yun sa picture. At least, alam nila yung right face, left face, about face, saka yung auto-stanon attention, yun lang po ang mga basic, saka yung sumaludo. Pero nung wala nga yung ROTC na ako ang naging commandant sa Tarlac, yung unang paralan ng candidate soldier training school. Talaga napakahirap. Ang una kong ginawa pa nga doon, Mr. J, to train the trainers first. Mahirap po yun, sir, no? Tingin ko muna yung mga trainers. So, nung pagdating ng estudyante, yung expectation natin, kinumpir kasi natin yung salili natin. Nung pumasok tayo sa training, yes, sir, alam natin yung mga commands. Nagulat ako, hindi alam ng mga bata to, kawawa naman. Sir, may nagpapatunong po dito. Anong sa tingin nyo, kailangan mang ibalik ang ROTC at hindi na po yung MSTP na ginagawa po ngayon sa mga eskwelahan? Actually, siguro dahil maganda kung may balik. At talagang kung yung tao naman, ayaw naman talaga na mag-ROTC, di meron pang pabibilan. Pero I advise na mas maganda kung kumuha kayo ng ROTC, dahil marami po, actually, ito nga, marami rin akong nakasama at na-train na tao. Minsan nagsisisiri-siri lang din kung bakit hindi sila kumuha ng ROTC. Especially yung tinatawag nating itong officership, no? Yung mag-officer po sa ROTC. Ah, yes, sir. Meron po akong kasama ngayon. He is now a major in the Philippine National Police. Nagsalubong kami sa isang lugar. Sabi niya, buti pa kayo. Nung nag-aaral tayo ng high school saka nung college tayo, talagang ipinagpatuloy niyo ang ROTC. Samantalang ako, pa-private-private. Tuloy. Palagi kang nasa likod, sabi niya. Yes, so, ang ibig sabihin na natitrain ka rin sa yung confidence. Actually, pag nag-cadet officer ka sa ROTC, you will be trained sa confidence. Kahit naman din yung private. Kasi ang key natin yan, say, a good follower is a good leader. Yun, ayan. Malagi ang gusto ko po yan. Tuturo po doon. Ito naman po, sir. Ayan, sa BSU. Yan po yung sabi ko, yung pupunta ako magturo,
napuntapadpad ako dyan kasi nakita ko, sabi ko, ano kaya itong dinidistribute? Yun pala, may election. Mm. Kaya, yun sir, sir, ang ating board member na si Kinditan at ang ating CEO ay, sir, congratulations kung sino man yung newly installed na mga board members ng Benguet State University Cooperative. And buhay buhay. Sir, eto, nakuha ko sa Facebook nyo. Between efficiency and security, always choose security. Bakit po, sir? Sa tingin ko, in military life, in civilian life, yan dapat palagi ang unahin. Yes, sir. Kasi pag sinabi nating efficiency, pag sabi nating efficiency, parang we accomplish things or we accomplish a task in a short time and short effort. Parang very efficient ka kasi nami-minimize mo yung effort tsaka yung time. While in security, may mga procedures talagang susundin ka. Kung kwan sana ay may mga ano bang tawag doon? Orasyon. Yes, sir. Pero that is talaga ang security. You have to follow security kwan measures, you know? Like for example, bago ka mag kung sakaling motor yan or vehicle bago ka mag-drive, siguraduhin mo muna na isundan mo yung procedure talaga na ilagay mo muna sa neutral o naka-handbrake ka muna, i-handbar mo yung talagang you should follow the procedures. So sa tingin ko, in short, I call it safety first. Wow, maganda. Dapat, safety first na, no? Kasi pag sinabi nating security, hindi lang po yung security sa buhay natin, kundi yes, sir, security po sa ating rights, ganyan, security po sa ating property. Bago tayo, kasi ito po, isa sa assessment ng ating kapulisan, ang theft. Kasi, yes, sir. Di ba, ang robbery, there is forcible entry. Ang theft is yung baka naiwan lang dyan, there's no forcible. So, ang nakita nila na assessment, mas maraming nananakaw pagka 9 o'clock hanggang 11 o'clock. Mm. Yung walang tao sa bahay. Yes, sir. Yan. So, sa atin, dapat security conscious ka. Medyo iayos mo muna yung kung saan mo tinabi o yung padlock mo. Yan. Yan ang unahin mo muna bago ang lahat. Hello, sir. May nakikinig po sa atin, sir. Pasigaw naman po, pabati ako sa mga members ng Church of God daw po, International. Orang dating daan, lokal ng Baguio City at sa mga relatives ko, Kasuga family and De La Paz family at kay Councilor Pam Carino. Thanks daw po, nakikinig po. Ito po sir, kwento eh. Church of God, pakibati po sila sir. Church of God International. Magandang kwan po da inyong sa inyong samahan. Sana nawa palagi po kayong ipagpatuloy niyo po kung sa inyong paniniwala at sana mabuhay po kayo na kung sa katulad ng mga ibang religion may kalat nyo rin kung ano yung nasa Biblia po at yun naman di ba, yes, Mr. J, kahit anong religion sasabihin niya base sa Biblia pero yun ang importante, yes, yung, sir, nakasulat lang talaga sa Biblia. Salamat po. Eto naman po sir. Ito po yung Padyak Strawberry Festival po, 2019. Yes, sir. Yan, tinaitalan ko ng Padyak Strawberry Festival. Pag may nakikita kasi ako dyan, Mr. Jane, ng mga ganyan, tuwang-tuwa ako, sinishare ko kagad. Ang ganda. Para makita ng classmate ko. Actually, may dalawa kong yan. Yan si Superintendent Rural Laoyan. Yes, sir. Saka nag-comment siya doon. Saka si Richard Tamayo. Actually, iba yung pangalan niya dyan. Sabi ko, baka gusto nila yung sumama. Pero kinakantsawan ko siya by bracket kasi. 49 niya pa lang. Doon siya sa medyo malalakas. Kung sakaling sasama ko, baka nag-iisa lang ako sa bracket. Pwede tayo mag-champion. Tama. Kaya, sali po kayo sa March 16 po. Or, yeah, March 16. Yung Strawberry Mountain Bike natin. Sir, saan po gaganapin po ito? Saan lugar sa... Parang nandun po. Hindi ko masyado na ako. Sinir ko lang po. Pero gaganapin po yan sa La Trinidad po. Ay, La Trinidad. Sa KM3 po. Doon may ratang bilihan ng mga parts doon. Yun doon mag-register at may nakalagay po kung ano yung pisino po yung... Kunin nga natin ulit, sir. Eto. Eto yung padyak-padyak, di ba, sir? Check nga ho natin to.
High-tech po tayo talaga eh. Ito yung sir, no? Sir, yan po, yan po. Ayan. It's to be refresh, mountain trail bike race series yan. Oh. Ang galing. Ito naman po sir, check po natin to. Yan, La Trinidad Senior Citizens Program po. Yan po, yan po yung nag-annual meeting sila at the same time, nag-elect sila at ang ating bagong presidente para sa senior citizen ay si Engineer Alfres Anod. Siya po ang ating newly president ng Senior Citizen Federation po. Sir, pakibati po ang ating mga kaibigan, ating mga senior citizens po dyan. Sa ating mga senior citizen ng buong La Trinidad, kasama po ang aking nanay, ang aking mga auntie at uncle. Good noon po sa inyo kasi sarilo ni Mr. G dito, nakikita ko it's now 12:03 po. Ayan, eto sir, ang ganda nito sir. Special Forces Beyond and Above the Call of Duty. Ayan. Actually, nabanggit ko nga Mr. J, I have served the Army for 23 years. Tagal sir, ano? Sa 20 years, 23 years na yan, this was my glorious years. Yes, sir. Opo. Nung na-assign po ako sa Mindanao. Ah, sa Mindanao? Nung na-assign ako sa Mindanao. So, hands-on po, sir. Opo. Alam mo bakit tigaman niya? Opo. Yes, sir. Ganito po yan, mahabang kwento, pero ikwento ko kung gusto niyong pakinggan. Yes, sir. Na-assign ako sa 30 Company. Mm. Ang misis ko, pinanganak November 30. Yes, sir. Ang anak ko, pinanganak May 30. Ah. Opo. Ganda ng timing, ha? Nung naging father ako, magta-30 years old na rin ako. Yes, sir. Opo. So, yan, na-assign po ako sa unit na yan. From Luzon, napunta po kami ng Mindanao. Mindanao? Nanganak ang misis ko, hindi ko nakita yung anak ko. Hindi yung... Dahil sa Call of Duty. Hindi yung pinanggalingan ng nanay. Yes, sir. Yung pinanggalingan ng... Ay, yung anak ko ang hindi ko nakita. Yes, sir. Po, ng araw na yun. Nakita ko po yung asawa ko na nadala po sa ospital. Yes, sir. Salamat po sa kanyang ate o ang ating ate na si Kathleen. Siya pong nagdala at ang aking magulang. So, sila pong nagdala at dumating na lang ako. Nasa transmission kami dito sa Zambales. Pag-uwi ko, yun lang. Nabigyan ako ng parang 3 hours para tignan. Kasi pumunta ako ng Maynila kasi pa-flight ako ng Mindanao. So, nung panahon na yun, napanganak yung anak ko, alam mo kung kailan ko nakita. Nakita ko po yung anak ko nung 8 years old na sila. Ay, 8 months old. Ang tagal po, no? Opo. Ano pong unang naramdaman nyo the first time that you saw your child? Alam mo naman, pagka first child, saka yung ang tagtawag yun, yung first time, ano? Ganyan. Talagang kung pwede bilangin mo kung kumpleto ang kamay-kamay niya. Yes, sir. Yun ang tawag ko sa sipa. Kumpleto ba ang kamay? Okay bang pa? Ganyan ba? So, that was our fear. Na-satisfy lang ako nung nakita ko na yung aking bata after 8 months. And it was a great sacrifice kasi nag-iisa po ko lang akong official na kasama ko ang 79 listed. Pumunta po kami ng Mindanao. So, magpapatayo ako ng headquarters. Lahat-lahat na. So, I was the last to go home. Nauna pa yung mga tao ko na umuwi. Yes, sir. Before me. It was a very great sacrifice. Pero it was my glorious con. What happened? Naging number one po tayo dyan. Sa assignment natin yan. Yung sacrifice ba naman? Grabe. You are the outstanding and the best company for that year for the Special Forces. Maganda. Sir, dumadaloy po sa inyong dugo po sir yung pagsisilbi para sa inyong mga kababayan, di ba? Salamat po. Ito naman, sir. Pero yun, hindi po natin sinasadya. I have to balance between family, the Call of Duty and yes, the family. Sir. Sa tingin ko pa naman. Pero napaganda, Mr. J. Alam mo kung bakit. Pagka may palitan kami ni Mrs. nung panahon eh, nung mga siguro after 5 years nung ngayon. Siyempre, magalit din ako. Anong pinagsasabi ko? Sabihin lang ni Mrs. ko, nung nanganak nga ako, wala ka. Alam mo yung bunga ka ko? Yes, sir. Keeper ka agad.
Hindi na ako, wala na akong imig nun. Parang naging blessing in disguise yun, nangyari na yun, na para pag sinabi lang ng misis ko yung magic word, nung nanganak ako, wala ka. Wala na. Alam ko na, sir. Alam niyo po, Sir Denton Paulon Kelly, napakatangkad. 5'10 po, height po niyo, sir. 5'9 po. 5'9. Pero ang kanyang tiger talaga, ang kanyang misis. Di ba, sir? Pares po tayo. Ito naman po, sir. Ito. Ayan, served with honor, proud, yes, patriot, yes, brave soldier. Actually, medyo pinaglaruan ng kasama natin yan. At yan po ay makikita natin, may picture sa magazine na ipapalabas po ng ating veterans. Ah, yes, sir. Kinuha ko po kasi yung back cover page. Di ba, sa magazine may back cover page. So, ayaw po. Ako na lang pong nag-sponsor doon. So, yan pong yan, actually, is in honor for the gallantry and bravery of our forefathers. Ah, yes, sir. Kung matanong nyo, Mr. J, ang aking great-grand-uncle at ang aking lulo sa tuhod, yung lulo ng nanay ko, okay, is a veteran. Mm. Ang misis ko naman, ang tatay niya, veteran po. Yes, sir. Opo. So, yun, kaya malapit talaga sa akin ang mga veterano. And right now, I am also a veteran but a post-veteran. Ang tawag kasi doon, pag hindi ka napasama sa gera, post-veteran ka. Opo. Yun pala mga terms. Eto na, sir. Opo. Magandang highlight po to para sa ating mga kaibigan dyan po sa La Trinidad. Ayan. So, ayan, enjoy. Opo, yan yung nabanggit ko, inumpisan na ni Kapitan na Billy Bilanggo ng Balili. Yes, sir. Kita ko yung pinus niya kahapon. Pero yun nga, kung sa tutusin, mayroon din plano yung munisipyo para ayusin yan. That will be on March 15. Yung mga gustong may mga association or mga institution na kung gustong tumulong, ay March 7 po. Kung gusto niyo makipag-ugnaan ko po sa ating Menro. Mm-hmm. Ako po pupunta rin doon. I will represent our reservist po, ang ating i-represent dyan. At ang probably ang Lions, ang Grey Lions, para sakali maka... Maganda po kung marami tayo doon. Kung nakita nila yung Manila Bay, parang ang bilis na linisan eh. Siguro kung... Kaya pala, sir, no? Kaya. Kung pupunta tayo lahat siguro doon, yun. Mag-i-enjoy po tayo. At... inaanyahan ko rin yung mga kandidato na iba, na kahit kandidato sana ng Baguio City, yes, sir, pumunta kayo rin dun para makaganti kayo sa akin kasi palagi akong nag-attend sa activity nyo sa Baguio. Sir, the last time yung panagbenga, nakita ko kayo, no? Nandun si Mayor Dumogan. Malapit po kay Mayor Dumogan eh. Hindi naman, yun lang nga. Binibiro ko siya nung araw, nung kanyan, sabi ko, magaling ka talaga, sir. Kasi may pinos ako na siya, nakatensyon na yung parang behave siya. Yes, sir. Yung kasama niyang iba, nagsiselfon. Oh! Kasi nung pipicture ko silang ganyan, nagsiselfon naman din siya eh. Yes, sir. Lang. Pero nakita niya na magpipicture ako, magaling yung reaction niya. Talagang bilib ako dito sa mayor natin na ito. Mm-hmm. Napakabilis na. Yung parang militar din ba? Parang militar din, sir? Meron siyang mental alertness. So, nung pangalawang nakita kami, sabi, kinikwento ko, bilib ako sa inyo talaga, sir, magaling kayo sa mental alertness. Talagang albery alert kayo, sabi kong ganyan. So, yun, kaya, kwan naman. Maganda, sir. Mga kaibigan, ating mong special guest, Sir Denton Paulon Kelly. Sir, before we end our show, napaka-busy po ninyo, sir. Gano'ng ka-importante ang pamilya sa ginagawa niyo po para po sa pagsisilbi, yung gustong commitment, yung desire na magsilbi sa Benguet. Gano'ng ka-importante, sir, bilang partner at yung pamilya sa ginagawa po ninyo? Actually, yun nga, galing tayo sa military service, napakalaki ng role ng ating misis o ang ating kabiyak dito. Yes, sir. Na gagawin nating pagsiservisyo. Dati, yun, at least mabibilang kung kailan ka uwi, anong nasa military. Ngayon, siguro talagang may mga time na ibibigay mo ang servisyo mo sa bayan. Mauna muna yung bayan bago siguro ang pamilya. Pero sometimes may mauna rin dapat yung pamilya. Pero yun nga, pagdating talaga sa when
in case-to-case basis, dapat mauna yung bayan natin. Ang kwan nito kasi is, minsan nagdebate kami ng tao ko. Magaling din siya, isang PME graduate. Sabi niya is, ang sa akin talaga, dapat quality time. Sabi niya. Sabi ko naman, alam mo, dapat quantity. Ang ibigay mong oras mo sa pamilya. So, noong una talagang sabi niya, hindi ah, dapat quality. Pag birthday ng misis mo, birthday ng anak mo, nandun ka, dapat. Yan, tama po yan. Tama rin yun. Pero sabi ko, hindi. Kasi pag birthday ng misis mo, birthday ng kwan, alam mo na na maghanda yung misis mo. Ang maganda, pupunta ka doon yung ordinary days, yung quantity. Kung the more na meron kang oras para sa pamilya mo, dapat ibigay mo lahat yan sa pamilya mo. Kasi quantity, di ba? Kung may talagang time ka para sa pamilya, ibigay mo lahat. So, then later on, sabi niya, ah, tama nga, sir. Kasi yung nasa isip ko, yung special occasion lang, doon ako dapat umuwi. Ah, yes, sir. No? Pero sa totoo lang, ang ating pamilya, kailangan tayo doon sa, ano eh, doon sa time na hindi special eh. Yun ang mahalaga na dapat nandun tayo eh. Tama po yan, sir. Ano po? Hindi nakaprogram po. Ano? Tama po yan, sir. Like for example, yung simpleng pagkain lang sa pagkain ng pamilya na sabay-sabay, eh, napakahalaga na yun. Yes, sir. At parang doon na nagkaka-interview, kumusta ka na gano'n habang kumakain. So, yun po. I hope, kung sa pamilya siguro, mas kung may tamay time, quality. Ay, quantity po. Para sa pamilya. Opo. Sir, ang dating councilor ng Baguio City, Councilor Rocky Balisong, nakikinig po sa atin ngayon, sir. Hello po, sir. Councilor, magandang tanghali po sa inyo. Ayan, idol po natin yan, sir. Magiging guest po natin soon, si Councilor Rocky Balisong, sir. Medyo tumatiming lang ng schedule ng konti. Councilor Balisong, yan, sir. See you po soon. Ayan. Oh, actually, umabot yung kasikatan niya sa amin eh. Ayun nga, sir. Opo, talagang sikat na sikat itong Councilor Balisong na ito. Saan po pala siya nag-file, sir? Ngayon, sir, nagpahinga muna siya. Ang pagkakalam ko, hindi siya nag-file po, sir. Alam niyo pa, sir, yung Balisong family, yung pastor namin dati, si Roland Balisong, siya ang aming pastor, sir. Yan, mabuhay po ang mga Balisong family. Yeah po, sir. Magandang kwan at pabuhay din kayo, sir. Yes, sir. Magaling po yan, sir, na konsehal ng Baguio. Sir, before we end, ano pong inyong mensahe, sir, para sa ating mga kababayan dito po sa Benguet po, sir? Unang-una dito sa Baguio, kwan po, congratulations dito sa Panagbengan. Napakaganda. Nandun ako kanina. Actually, nandun po ako 6 o'clock. At nag-join ako ng parade nung nandun na kami na sa grandstand. Medyo pupunta na po ako dito. Kaya medyo 9:30 ata. Yes, sir. Aga nyo, sir. Talagang... Oh, 10 o'clock nandito po ato. In time po kayo, sir. Military talagang dating, ano? Opo. Kasi mahirap ng malit, eh. Yes, sir. So, yun po. Sa ating mga visitors from the other places, welcome po kayo sa Baguio. At huwag nyo pong kalimutan ang latrine at Benguet. Ayan. Hindi po kayo nakapunta dito sa Baguio kung hindi nyo po nakita kung paano itanim ang strawberry. So, please come visit La Trinidad Benguet po. Malapit na po ang aming strawberry festival. Baka may mga dumating na mga kababayan nating kun eh, yung mga Bisaya. Yes, sir. Ano po? Bisaya ako. Bisaya ako. Tacloban City, sir. Kabalo mo ay marunong ka tong Bisaya. Medyo nakalimutan na po. Tagal na eh. Medyo matagal tayo. Tagal so, ang atong mga bisita, no, bisita, nagikan pa sa Mindanao o sa Bisaya, sa welcome po kayo dito sa Baguio. At bago kayo magbalik sa inyong kan, magpasyal kayo sa La Trinidad Benguet. Sa tinurod lang, daghan ng Bisaya dyan sa La Trinidad. Mga 300 kabuhok. Maayong bunta, maayong tanghali sa inyo. Ang galing, sir, no? Napaka linguistic po kayo, sir. Ayan, sir. Isa pa pong mensahe, sir, para sa yung inyong mensahe para sa darating na strawberry, ano ba yan, sir? Yes, sir. Itong week na ito, actually, this will start on March 4 to
marami po tayong activities, yun lang nakalimutan kong magkuha nung one. Pero starting March 4 hanggang itong next week na ito, marami po tayong activities. Hindi lang po yung strawberry ang fun doon, kundi may mga fun run pa. Actually, wow, galing. So, mapapalaban nata ako ng 5K. Tapos, pero yung bike, sama lang po ako sa ano yun, fun bike. Ah, yes, sir. Ako, kasi, actually, nagpapain bike din ako yan sa Kapangan nun. Yes, sir. Po, sa ka-trekking. So, yun po, sa ating mga kababayan dyan sa Latinidad, supportan nyo po ang ating tourism or itong strawberry festival, itong darating na mga araw, lalo na ito sa Monday, and sa kita-kita tayo sa 8 or 9. Pasensya kayo, hindi ko dala yung kanayon, di bali ipupus ko doon after, siguro isama ko doon sa kwan natin, ano, ipupus ko doon. So, huwag niyo pong kalimutan na suportahan itong proyekto ng ating munisipyo. At sa aking mga kababayan, si kayo na ulit ta Trinidad, asas July, ta no mandak at asas July panmaptangan ni Ili tayo. Na dakdak kayo ay babaya ko, ilan nyo di ano ka, sinapansayatan ta ni adadumot di bakit matkin di ay problema ay gusto ko unay nga ma wadalat ta di kanan tako ay din traffic, missing orders, sana ay basura, so marami nita. Those are also problems of other municipalities, but kitan tayo nga ano, dumtong tutyal daw, but piliin tayo di nasayat kiti nga agdidaulo ka na tayo nagiti kailak nga kwa di tatilad nga. Actually, yung ginagamit ko ngayon hindi na igurte. Ay, igurte ako, pero tinatawag ko na cordilleran. Ah. Naturuan ako ng isang pulis, sabi niya, magandang cordilleran kasi paano mo isasama? Kasi, pangkalahatan na, sir. Oo, panglahatan na. Kung pinanganak ka dito sa Baguio, regardless kung anong kan mo, eh, matawag ka na ng cordilleran. Maganda po, you're sir. You're staying here in anywhere here in the Cordillera, you will be called Cordilleran. So, wow, ang ganda ng wisdom. Yan po yung iniumpisahan ko po ngayon na word, actually. Maganda, sir. Para, kasi ito nangyari, palaipinto ko lang po. Nandun sila sa Mindanao, they would like to form an association of the Cordillera. Ah, yes, sir. Ang nasa isip nila, papangalanan ng Bibaka. So, may nagsabi na siya naman ipinanganak dito, magulang niya halos dito pinanganak din. Sabi niya, nagreklamo, sabi niya, paano kami? Na hindi. So, nung inisip-isip nila, ganito na lang gawin natin, Cordillera na. We will call ourselves, this organization, Cordillera. Actually, ito ay isang organization na very existing sa Davao. Ah, okay. Yung mama ko, dun sir nag-aral eh. Ka-skwela niya si Duterte dati sa high school. Ay, ganun ba? Skwela sila, stricto, tapang. Pero, very humble daw po, sabi ng aking nanay, long, long time ago. Yung kanyang experience po, sa isang classroom, mag-aupo lang sila. Sayang, alam mo, nung nandun ako sa Mindanao, nasa Davao Oriental, si Duterte, hindi na mayor eh. Congressman kasi siya na. Ay, congressman. So, siya yung nagbuwat ng balot, yung nagbabike papunta sa Congress. So, nung narilib ako, naging mayor na naman. So, hindi kami nagsama. Hindi kami nagkita. Pero sa totoo lang, kwan na idol natin yan. Ang ganda na kanya pamumuno. Sir, mabuhay po kayo, sir. Ay, sir, salamat Mr. J. At itong binigay niyong pagkakataon. At sa ating mga kababayan, good noon. At sana ay we will support itong Latinidad Strawberry Festival natin. Atin ito. Invite natin yung mga friends natin na nasa kwan para kwan. At i-tour natin kung ano ba ang mga ibang lugar na maganda sa Latinidad Benguet. Yes, sir. Thank you very much, sir. At salamat sa inyong pag-anyaya na mapunta dito sa Cool 97.5
I Love You Baguio program ni Mr. J. Yan mga kaibigan, isang malakas sa balakpak, Sir Denton Polon Kelly, itaguyod ang peace and order para sa magandang pamumuhay. Sir, regards po sa inyong pamilya at syempre, more opportunities to serve Benguet. Ayan. Thank you po. Yun pala, maganda yung word mo. More opportunities to serve Benguet. Thank you very much. Natutunan naman ako. Meron na naman akong pagsasabi mamaya. Ako nga natututo sa inyo, sir. Alam niyo po, opportunity ko po na makausap in person Sir Denton Polon Kelly. Matagal ko nang nati-check ang kanyang Facebook, sabi ko. Nakaka-amaze naman. Maganda ang kanyang background. Hindi ho talaga siya politician eh. Pero ang meron lang talaga siya na magsilbi sa Benguet. At nakakahawa ang kanyang ginagawa. At ang kanyang background, mga kaibigan, peace and order, solid talaga. Kasi background niya, PMA, yung mga trainings, nag-aral ng policy sa SLU, at talagang hands-on, kita niyo naman. So, bibira yung may klaseng puso ng pagsisilbi ng ganyan. So, sir, mabuhay po kayo, sir. Thank you very much, Mr. J. Thank you sa pagkakataong ito. At thank you sa ating viewers and listeners. Salamat sa inyo. And sir, magbabalik po ako next week, Sabado po. Meron po tayong special guest na isang church po sa Baguio. Magkakaroon po sila ng leadership summit, sir. Isang malaking grupo po to, sir. Ngayong Sabado. So, ingat po kayo. My name is Mr. G. Kasama si Sir Denton Polan Kelly. Sir, extra nyo naman, sir. Itong name ng radio station po, sir. Cool, yeah. 97.5. The only Christian FM station in Baguio or ayan. Ayan, in Baguio. Ulitin natin, sir, no? The only Christian radio station in Baguio. Mga kaibigan, ang ating kaibigan, Sir Denton Polan Kelly. Cool 97.5, the only Christian FM station here in Baguio. Mula sa Pamilya Yanged, happy panagmanga. Enjoy the festivities pero huwag tayong magkalat ng basura. Linisin natin ang ating mga kalat. Isang pagbati mula sa inyong kaibigan, si Attorney Marvin Kadalig Yanged, tagapagtanggol ng mga naapi at boses ng mga mahihirap. Happy panagmanga, Baguio! Mula sa Pamilya Yanged, happy panagmanga. Enjoy the festivities, pero huwag tayong magkalat ng basura. Linisin natin ang ating mga kalat. Isang pagbati mula sa inyong kaibigan, si Attorney Marvin Kadalig Yanged, tagapagtanggol ng mga naapi at boses ng mga mahihirap. Happy panagmanga, Baguio! Si Connie Tungawan po ang inyong kaibigan na buwabati ng happy safe driving sa ating mga masisipag, macho at gapito na mga taxi driver, jeepney drivers at lahat na nagmamaneho. Salamat sa inyong team matawaran na serbisyo sa pagtangguyod ng tamang disiplina sa daan. Ang inyong abang lingkod, Connie Tungawan po, BFF, Best Friend Forever, para sa kapakanan ng ating transport group.
gayam gagayamen umay man kumablaaw ni Sugano kada kayo amin sa lahat ng aking mga kaibigan at kababayan dito sa Baguio. Ito po si Gel Mulan Sugano, kasama po ang aking pamilya Sugano, na bumabati sa inyo ng Happy Panagbenga 2019. Patuloy po natin na alagaan ang kagandahan ng siyudad ng Baguio. Tulong-tulong para sa patuloy na kaunlaran ng ating mahal na siyudad. Isang maingiting pagbati galing sa inyong kapuso at kapamilya na si Gel Mulan Sugano. Happy Panagbenga 2019, Baguio! I choose BCU. I choose BCU. I choose BCU. I choose BCU.